So, kailangan mag-ingat ka rin sa pagkain. Lalo na ako diabetic. Akala ko madaling magbuntis, pero grabe. Hindi pala madaming kailangan gawin. Tama naman yan. Hindi ka lang basta nabuntis. Meron kang binubuong tao sa loob mo. It's my life. Welcome to Cho TV Show! Ang kwento mo, ikwento mo! Tara, samahan kita! At para sa ngayong episode na ito, ay ang kauna-una nating guest ay walang ibang kundi ang aking my lovely wife! Wow naman! So, siya po ang kauna-una nating guest. Hello? Magpaalala ka naman! Hi, ako si Mrs. Gatas. And this is Daddy Choco. So, siya yung ating kauna-unahang guest sa Choco TV Show. So, kamusta? Kamusta ka naman? Okay lang, buntis pa din. So, kunyari hindi tayo magkakilala para mas madali kitang interviewin. Alam. Kasi ang hirap interviewin ng magkakilala. So, ilang months na ba yan? 7 months going 8. So, kamusta naman yung pagiging buntis at future mother sa January? Nung una, madali. Akala ko madaling magbuntis. Patagal ng patagal. Mahirap ng pahirap. Di na ako makabangon. Paano ba yung hirap ng pahirap? Ano? Mabigat. Tapos hindi na ako makabangon. Tapos hindi na ako makaihing sa banyo. Ano yung mga pinagkaiba nung hindi ka pa buntis sa buntis ka na? Hindi ba ako buntis? Active ako. Kung saan ako napunta, nag-SM ako linggo-linggo. Nakakasama ako sa tindahan. Basta kung saan ako napunta. Ngayon buntis ako, once a week na lang ako nalabas. So ngayon, sinasabi mo nandito ka lang sa bahay. Yes! Yeah. I'm princess! So anong pinakagusto mo bang ginagawa dito sa bahay? Matulog! Naglilinis ka ba? Naglilinis ka? Minsan. So pag naglilinis ka, kung papipiliin ka, anong mas gusto mo? Vacuum na pahigop, labas sa'yo, o vacuum na hindi humihigop? Anong mas gusto mong gamitin? Vacuum na lang na hindi humihigop. Ano ba yan? Boy or girl? It's a boy. It's a boy. Excited ka naman nung nalaman mo na it's a boy? Yes. So, kailan ba yung exact month nung nalaman mo na buntis ka? June. Oh, okay, malapit na. Pero buntis na ako ng April. So, bale mga by January katapusan lalabas na yan. Yes. So, ready ka na ba? Sa tingin mo, ready ka na ba? Oo naman. Ng baby Claven? Si baby Claven nga po pala mga kachoko. Yes, so, ready ka na ba? Sa lahat ng gamit mo, masasabi mo ba ready ka na? Almost. Ano pa? Bakit almost? Ano yung mga kulang mo pa? Dahil ba akong kulang? Araw-araw na po yan nagsha-shopee, madami pa ding kulang. Madami pa rin akong kulang. Ano pa kulang mo? Yung Echo Mom. Echo Mom? Isan nyo nga po sa akin kung sa makakahanap na at talagang wala na kaming mahanap na. Yes. So, ano naman yung maiibigay mong payo dun sa mga magbubuntis pa lang or kaya dun sa mga buntis pa lang na mga nasabi katulad mo? Nasabi ko na to dun sa unang vlog, ha? Okay lang. Nanonood sila sa Choco TV Wala, Show. Wala, intayin nyo lang kung kailan ibibigay ni Lord. Tapos kapag binigay na sa inyo ni Lord, syempre dapat ingatan nyo. Tama. Dapat aalagaan nyo. So hindi pa talaga namin expect. Akala ko madaling magbuntis, pero grabe. Hindi pala madaming kailangan gawin. Tama naman. Hindi ka lang basta nabuntis. Meron kang binubuong tao sa loob mo. So kailangan mag-ingat ka rin sa pagkain. Lalo na ako diabetic. So nagtutulok pa ako ng insulin. So maingat din ang kain ko. Minsan. Minsan lang yan. So ano pa yung mga mabibigay mo na yung mga kapagpa-inspired sa ating mga manonood na ano dapat yung kailangan muna nilang unahin na isipin? Kailangan magpasal muna ba? Depende yun. Depende kasi sa couple.
meron kasing okay lang kahit hindi pa kasal. Depende rin sa pamilya nyo. Meron namang kasal muna bago baby, tulad natin. Kasal muna bago baby. Tama. Napaka old-fashioned. Depende yun. Pero walang masamang way. Old-fashioned yun. Kasi kung paano nyo pagsusunod. Talagang iba na nauuna yung baby bago magpakasal. Walang masama kung anong mauna. Oo. Basta wala kayong ginagawang masama. So, yun na yung bago ngayon. So, wala na namang masama dun, di ba? Mm-hmm. Tama. So, about naman sa iyong asawa. Masaya ka naman sa nagiging asawa mo? Yes, mazipag naman siya. Mabait ba ang asawa mo? Balita ko, pogi daw ang asawa mo. Hindi. Pogi po ang asawa niya. Mabait. Mabait. Pogi. Mabait, masipag. Mabait, masipag. Basta, mabait siya. So, okay naman ba siya sa bahay? Okay naman. Naasahan ba? Minsan, pag hindi naglalaro ng ML. Hindi po ako addict mo, cho. Basta mabait siya. So, ngayong dating na Christmas, kasama mo na si Baby Claren. Ano yung... Oh, hindi ba natin siya kasama, totally? Totally, hindi pa namin siya kasama. Pero kasi nandiyan na siya, dala mo siya. Next year so, pa siya lalabas. So, ano ba yung wish mo ngayong dating na, na Christmas? Ang wish ko ngayong Christmas ay maging maayos ang panganak ko, healthy kami parehas, tapos ay wala siyang sakit, wala akong sakit, wala sakit ang pamilya ko, pamilya mo, basta lahat lang masaya. Okay, so... Wala na akong material pang hinihingi. Wow! Walang material, okay. Naka-record po tayo, narinig niyo po, narinig ko. So, eto na lang, last question natin. Kung mabibigyan ka ng isang material na bagay, ano yung pinakagusto mo? Kasi malay mo, di ba? Malay mo, pagka kumikita na tayo. Material? Oo, oh, material na ba? Kasi, napaka-common na nung ibigay sa'yo na sasabihin mo lang, family mo. Kasi, syempre, nandiyan na naman yung family mo. Yung isang material na bagay lang, ano ba yung mahihiling mo na gusto mo para sa'yo? Isang material na bagay. Oh, material na bagay. Kasi malay mo, di ba? Mga tsoko, malay nyo. Malay nyo, di ba? Dapat yung panahon malo na maibibigay natin yun sa kanya. Or may magbibigay nun sa kanya. So, ano ba yun? Yung katano lang na gusto mo. Material na bagay? Katano, kahit hindi material kung hindi mo ano. Wala, si Baby Claren na lang. Hinihintay ko, tsaka kung kakaroon pa siya ng kapatid. Wow. Yun na lang. Oh, eh, sige. Pero material na bagay, wala. Ang dami ko ng gamit. Uwe, tandaan po natin yung mga tsok. Wala na daw siyang gustong material na bagay. Okay. As of now. Kasi kabibili niya lang. Kabibili niya. Okay, so yun lang mga tsoko. Maraming salamat sa ating kauna-unahang guest dito sa Tsoko TV Show, ang aking my lovely wife. Sa sunod ulit mga tsoko, sana mas madami pa tayong ma-interview at sana may natutunan kayo dito sa ating usapan at sana may mapulutan kayong aral sa ating usapan kasi yun ang ating goal dito sa Tsoko TV Show. Bye! Tsoko TV Show!